Kaway-kaway mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta ang iyong araw? Satisfied ba sa kanunood ng Pacquiao versus Ugas? Ayan, talo mga ka-farmers. Ayun, medyo pumunta muna tayo sa ating alagang baboy at nagpa-snack para magpahangin. Marami na naman na lasing ngayon kasi alam nyo na, tagay-tagay habang nanonood ng boxing. Pero huwag masyadong maglalasing kasi masama ang sobra mga ka-farmers. Ito pala yung ating pure native na baboy. Ang mga anak nito ay half large white at half native. Ayan, makikita nyo hindi na masyadong patulis ang kanilang nguso. Kasi pag pure native, makikita nyo sobrang tulis ng kanilang nguso. Ayan. Yung mga native is kumakain yan kahit anong ibigay mo. Wala yan pili sa pagkain. Kikita nyo naman kahit biyak lang na nyug na talagang pinagpipistahan nila. Snack lang yan mga ka-farmers. Ngayon pa lang ay alas 2 pa lang ng hapon. Ayan. Para sa may mga farm dyan, mas maganda itong idagdag sa ating koleksyon, sa ating farm, para dagdag display at dagdag kita na rin pag lumaki. Maganda din itong investment. Kasi ang native na baboy, kahit wala kang feeds, wala kang pagkain, wala kang pambili ng feeds, wala akong problema. Pwede mong pakainin ng mga artificial na pagkain, yung tinatawag natin na barani, yung katawan ng saging na ini-slice, hinahaluan ng ipa, yan, kinakain nila yan. Yan, yung nyug, minsan na kinakayod ko yan at hinahaluan ng ipa at pinapakain. Minsan rin, nyug, ipa, tsaka asula, pinapakain ko. Walang pili yung ano, native. Kaya minsan, pag wala tayong feeds, artificial na mga pagkain ang ating pinapakain. Pero kung gusto mo ng organic na pagkain, yung wala talagang halong feeds, mas maganda ho yan. Kaso, pag nagbinta ka, pag naglitsyon, ang iyong ano, ang iyong binta, medyo mahal-mahal ng konti kasi organic siya. Pag pinakain mo na yan ng mga feeds, ang ating mga baboy, hindi mo na yan masasabing organic. Ayan, yan po yung qualification ng organic. Kailangan, hindi po talaga makakain ng feeds. Simula ng maliit siya hanggang katayin, ang kanyang mga pagkain is mga artificial. Yung mga nakukuha lang natin sa gilid-gilid na mga pagkain. Okay? Kasi mayroon mga naglilitsyon, native siya, tapos sasabihin organic. Pero ang totoo, pinapakain ng feeds para medyo tumaba. Ayan, hindi na po yan organic pag pinakain na ng feeds. Ayan. Ayan, itong isa maliit pero magkaedad lang sila lahat. Itong ating biik ngayon ay siyam to. Limang lalaki at saka apat na babae. Pero nagplaplano ako na dagdagan yung aking inahin. Siguro magdadagdag ako tatlo. Yung isa pwede nating litsunin or ibinta. Ayan, kasi para mag-ano tayo, magpapalahi tayo, tapos pag marami-rami na yung ating mga biik or mga baboy, magpapa-order tayo ng litsun na native. Kasi magandang litsunin yung native na baboy. Ayan po yung ating rinitsun na last time. Ayan, yan ho, hindi ko yan bininta. Sariling pagkain lang dito lang sa ating bahay. Ayan o, napakasarap. Lechon de leche mga ka-farmers. Sarap. Masarap kasi kung hindi pa masyadong malaki yung ating nililechon. Kasi kung sobrang laki na, medyo nakakaumay ho mga ka-farmers. Ayan lang mga ka-farmers. Pinasilip ko lang sa inyo ang ating native na baboy. Ito po ay napakagandang investment. Pati na rin yung sarili nating panggamit kung mayroong mga party sa ating tahanan. Napakagandang lechon. Ayan. Masarap. Ayan, makikita nyo at maririnig nyo. Napaka-crispy. Ayan. Yun lang mga ka-farmers ha. God bless at sana ho ay nasa mabuti tayong kalagayan.